Okay. I think we're now live. And good evening po sa lahat. And welcome po sa RichDadph. At isa na naman po itong edition ng atin pong trading session, live trading session para sa araw na ito. Okay, so hopefully okay yung audio natin. Sana ipaki-confirm lang po kung sino man po yung nanonood ngayon, paki-confirm lang po na tayo po ay okay na po, good to go na po tayo, especially po yung audio natin. Okay, so i-ano ko na lang, no? I-consider ko na lang, no, na okay yung audio natin. So again, welcome po sa RichDadph. At today is May 19, 2020, time check 8:08 na po ng gabi. So tingnan natin ng ating economic calendar for today. Yan po yung oras natin, 8:08 ng gabi. Okay, so May 19. Okay, so ito po yung economic event kanina. It started at 6:45 a.m. Nag-release po ng PPI yung New Zealand, tapos sinundan ng Australian dollar para sa RBA meeting nila. RBA, Reserve Bank of Australia. So parang yun po yung pinaka-central bank sa Australia. So yun po yung mga sumusunod na mga events. So si British pa yung Great Britain pound, ang UK nag-release kaninang alas 2 ng hapon. Pati yung employment change saka unemployment rate saka yung labor activity. Tapos nagkaroon ng German itong ZAW economic sentiment, which is 3 bulls. Positive po siya sa euro. Yun po yung update kanina. So anyway, dito ngayon ay nandito tayo sa oras na to. Actually tapos na ito itong EU Finance Ministers meeting. Kanina ito at 6 p.m. So most likely baka ongoing pa hanggang ngayon, kung kaya hindi pa finished. Tama ba ako? I think tama naman. Okay, so then ngayon 8:30 ng gabi, magre-release po ang US ng building permits, housing starts, tsaka yung mamaya at 10 p.m. mamayang gabi, itong si Chairman Powell, yung chairman po ng Federal Reserve Bank ng US ay magkakaroon ng speech. So, mag-testify siya regarding sa economic outlook ng United States. So, ito po yung mga pagkakaabangan natin mamaya. So, kapag dito naman sa ating Telegram. So, kanina, marami tayong mga pinasang data rin kanina, including na rin yung mga news na nakikita natin. So ito actually, kapag nasa Telegram ka ng RichDadph, malamang na receive nyo po ito. Okay, so yun, isa sa mga positive na nangyayari sa market is yung nga, ang mga investors daw ay optimistic sila ngayon kasi nga may parang possible or potential na cure para po sa COVID. Yun yung isa sa mga naging balita. Tapos itong Federal Reserve Chairman mag-i-speech mamaya. Tapos may panibago na naman daw stimulus ang ipapump in sa economy ng US, which is ito po yun. Ito yung mga possible na mangyayari. So, normally, if this happens mamaya, magiging positive ito sa US, depende na lang kung ano magiging response ng market
Then, kung positive ito sa US, most likely, lalakas po yung US dollar. And may mga trades po tayo na trigger natin kanina. Then, hopefully, it will become positive naman doon sa ating ano, sa ating positions, trade positions. Before ako mag-umpisa regarding sa review ng aking trades, just would like to say hi sa kay Ma'am Katrina na live na siya ngayon. Nandyan po siya to support our members. So again, si Ma'am Katrina po, siya, mga hindi nakakilala, siya po yung account manager na assigned po sa atin exclusively sa RichDadph members. So siya po yung nag-aasikaso sa atin pong mga members. So normally as members, tayo po ay client po ni AxiTrader. So si AxiTrader, again, sila po yung ating sponsor sa live stream natin ngayon. At sila rin po yung broker natin dito sa ating ginagawang pagtitrade sa Forex. Okay, so good evening kay Wilfredo Maranon Dingal Jr. Good evening, sir. Kay Sir Mikoy, yan, good evening na naman, sir. Present na naman kayo. Kay Dondon Maslog, yan, kaibigan ko yan, si Dondon Maslog. Isang magaling yan na trader. Yan. Tapos si Roberto Echanon, so watching right now, nasa Australia po siya. Okay, and good evening also kay Sir Rocky Diana. Yan, magandang gabi, Sir Rocky. Okay, so salamat po sa mga present po ngayon. At while watching, sana naman po itong video natin ngayon, habang nag-uumpisa pa lang, baka naman pwede ninyong i-share sa inyong timeline. Gawin yung public para lahat makakita. Para naman mas marami tayong matulungan na makapanood ng video natin at ma-educate natin sila kung ano o how forex trading works. Okay? So, please po, paki-share po kung hindi nyo pa na-share. Okay? So, tuloy tayo sa atin pong review ng market. Ito po yung current situation ng mga trades natin ngayon. As of this moment, nasa totally negative. Anyway, it's negative $1 pa lang naman. Tapos pag titingnan natin siya, isosort out natin yung ating trades. Meron tayong $9 sa Swiss francs, CHF JPY na position. So ito, nag-buy tayo yata kanina nito, kasi kung titingnan niyo yung time niya is date niya is May 19, 2020. So 4:20:39. So yung 4:20 server time po 'yan. Ang pagkakaalam ko, nasa 5 days ahead yata tayo. So kung mag-add tayo ng 5 hours, so that's 9:20. So kung 9:20 'yan, kung titingnan natin sa atin pong Telegram, yung Telegram natin, kanina nag-send po tayo ng CHFJPY. Nasaan ba siya? CHFJPY. Ayun. So 9:24. So kung nasa Telegram kayo kanina nung 9:24 ng umaga, nag-send po kami ng signal na magbabay po tayo sa CHFJPY. Yung price po ng binili namin is around 110.476. Yan po yung price. Okay, so kung titingnan natin siya dito sa ating chart, CHFJPY, nasaan na yun? Ito. CHFJPY. So yan po yung chart natin sa CHFJPY. So ito po yung price na nag-buy tayo kanina at 9:24 or 22. So yun nga, na-send natin. So what we did here, chinart natin siya. Gumawa tayo ng charting. Tinignan natin yung resistance, saka support. Tapos nakita naman natin, may buy signal dito, yung ating active trader indicator. So normally yung mga may ganitong indicators, yung mga members natin na ini-installan natin, most likely nakita din nila ito kung nakaabang sila sa 4 hour chart. So ito po ay sa 4 hour chart na sa CHFJPY, at yung reason kaya tayo nag-trade ng buy sa CHFJPY ay dahil sa pattern details. Yung pattern details kasi na lumalabas dito is continuation. So, it's a
triangle, continuation siya sa trend. So, yun. At itong resistance na dinrawing natin kanina, kung napapansin nyo, no, siguro naman, kitang-kita naman na binasag nyo yung resistance. So, ayun, no, binasag nyo yung resistance. Now, the next target sa nakikita natin is itong gray na line na ginawa ko kanina. Bakit ginawa ko 'yan? Kasi nung tiningnan ko sa daily chart, ito yung nakita ko. So previously, may nakita tayong price dito na nag-touch, tapos sinundan nito, tapos ito, tapos somewhere here. Kaya nakita ko, most likely ito yung next target na potentially na pupuntahan ng price natin. Bakit ganon? Kasi nung tinignan nga natin sa daily chart, napansin ko na meron nabubuo na channel. Which is kung titingnan natin dito sa pattern details, ayan po, channel down, ibig sabihin going down yung channel, pero yung direction niya as of this moment is up. Bakit? Kailangan makumpleto niya yung, kailangan pupuntahan niya yung, I'm not saying no, napupuntahan niya talaga kasi hindi naman talaga natin alam. But, syempre, through technical analysis, chances are, baka mabubuo niya yung formation. Kasi normally, gaya naman talaga tayo tumitingin sa market eh. May support, may resistance, normally, history repeats itself. So, if that happens, mangyayari, parang ano lang, up, down, hanggang sa it changes the direction na talagang it breaks out na yung momentum nung formation. So, halimbawa, kung sakaling tumagos pa ito hanggang dito, most likely, wala nang down channel. Diba? Kasi, sinira niya na yung formation. That means, there will be another formation na binubuo ng price. Kasi ganun naman talaga yung price action no sa Forex kasi wala naman talagang nakakapag-predict niyan 100%. Okay? So ganun po siya. So dito I am hoping sa para sa akin I am hoping na sana sundan niya itong price na chinachart natin ngayon. At base naman dito sa sa forecast ng atin pong auto chartist, wala naman siyang sinabi kung ilang percent yung probability, but yung quality, yung uniformity at clarity is ito especially yung clarity, medyo sa tingin ko more than 60% na siya yung accuracy niya. Then yung quality naman is nasa around 50%. So most likely baka naman tumagos, it will make a formation going to our potential resistance, which is ito nga, itong ginuhit natin. Again, if you are watching this video, watching right now, I really suggest na kung pwede lang, naka-open din kayo sa inyong platform. Or otherwise, anyway, naka-save naman ito, pwede nyo lang reviewin later para sundan nyo yung charting. Kasi hindi naman ito mabubuo tonight eh. It will take time naman eh. Ang mahalaga is kayo mismo na subaybayan ninyo kung ano rin yung nakikita natin, no? Dito sa, kasi yun naman talaga ang purpose ng video na to, itong live stream natin, para to guide each members or all members, kahit hindi pa member, kahit hindi pa trader, kahit pa ano, na-educate natin sila na ganito pala. Kasi as time goes by, as we go along dito sa ating ginagawang live stream, makikita natin yung talagang nangyari. Malay mo, pagdating ng next week, iba na yung itsura nito or baka tinuloy niya, di ba? Kasi in a daily basis kasi, one candle is equivalent to one day. So this is what happened right now. Simula kayo ng umaga. So baka mag-close ito hanggang dito, tapos bumaba na naman, akit na naman. So di natin alam. In the near future, baka siguro ang next, baka nga kung tutuloy-tuloy ito, baka Friday pa ito matapos itong gray na line na yan. Okay, so for me, since it's profiting naman, hindi natin yan i-close.
Kasi maganda yung kita niya. Di ba? So, ganoon naman talaga. May kasabihan sa trading na cut your losses and roll your profits. So, kung ano yung kung may potential losses doon sa trade mo, hayaan mo na lang siya, i-cut mo na lang para hindi lumaki yung losses. Tapos yung pag kumikita naman yung trade mo, hayaan mo na lang din na ituloy-tuloy niya yung profitable trade. So what we're going to do, kung aakit pa ito, most likely itong stop loss natin, i-move natin not closer to the ano, to the price, but sikapin natin na kung sakaling magre-rebound yung price, hindi siya tatamaan para kung babalik uli pataas, tuloy-tuloy natin yung profit natin. Okay, so tuloy natin yung discussion, but ano muna natin, greet muna natin si Sir Dodong Arisyod. I think, ano to, Doisera yata ito si Sir, binaligtad lang yung apelido. Kay Ma'am Hazel Joy Tampos, good evening ma'am. Thank you for watching from Alabel. Yan, si Isuri Ram. Sino kaya itong Isuri Ram? Mukhang familiar yung pangalan. Tsaka si Micaela Duerme Advincula. Yan, good evening po. First time ko kayong nakita, ma'am. Ma'am Micaela. So, taga saan ba ito si ma'am? Yan, good evening po. Okay, so, sana po, ano, kapag nag-greet kayo sa, ano natin, sa comment, watching from, kung saan kayo na, ano, saan kayo nanonood. Kunwari lang, you know, na watching from, anong lugar yun? Ganon. Okay, so, again, yan po yung sa CHF JPY natin. So, pag bumaba po tayo ng time frame sa H4, so, yan po yung itsura ng H4. Then, sa H1, so, sa H1, normally, kapag nasa H1 na po tayo, by using our template, lalabas na po dyan yung ating ano, pivot points, yung support and resistance, na daily support, daily resistance, which is, pag sinabing resistance, yan po yung R1, R2, hanggang R3, may R4 pa. Hanggang R4 pala yung ating resistance. Tapos sa support naman is S1, S2, S3, S4. So dito, kung titingnan talaga natin yung ating price, kanina nagbukas yung market, naglalaro yung price around the pivot point. So what we did, I decided hindi na to bababa pa, lower than the pivot point. So what I did, nag-buy na ako, tapos hinayaan ko na lang. Tapos yung aking stop loss ay nilagay ko sa lower na ano na S1. So yung kung napansin po ninyo, itong stop loss natin, nilagay ko siya dito sa ilalim. Ilalim pa ng lower nito. Kasi ito yung parang third day. So 1, 2, 3. So kung today is Tuesday, I think Tuesday ba ngayon? Yeah, if today is Tuesday, Monday, so ito yung Friday. So nilagay ko siya lower than the mas bababa pa ng konti sa lowest price nung Friday, which is S1. So nasa S1 siya. So dinrag ko siya itong line dito, stop loss. Ito yung ginawa kong stop loss na price. So tonight siguro bago ako matulog, tingnan ko kung saan yung possible na aakyatan pa nitong price na to. Then most likely I'll be adjusting the stop loss somewhere here above na sa ating buying price. So ibig sabihin ko na siya for safety purposes para yung price ng yung nakuha nating profit is for safekeeping na siya. Okay, so actually pwede ko ring i-close kasi since ang trade natin na volume is 02, pwede ko actually i-close ang 01. Para kahit na paano may nabulsa na tayong profit. But syempre, for the sake of this live stream, wag na lang muna. Okay, kasi Martes pa naman eh. Pwede tayong mag-close siguro by Friday or just in case mag-reverse yung market, at least na keep natin konti ang atin pong profit. But actually, kung kayo po ay nagtitrade ngayon, sumabay sa amin, anong binigay ko yung signal, it's up to you po kung i-close nyo yan kasi profitable na rin eh. Diba? Since nagpa-profit na siya, pwedeng i-close mo yan kung sakaling happy na kayo sa profit. Ang sa akin kasi, what I'm doing right now is ang purpose ng ginagawa kong ganito kasi I want to prove something na tama ba ang charting ko?
Tama ba yung pinagagawa natin? Tama ba yung analysis natin? So, yun po yung purpose natin. Kung kaya, papabayaan natin kung, sige nga, tingnan nga natin kung tatamaan ba talaga yung resistance sa taas, kung mabubuo nga ba niya talaga yung buong channel down. So, ganun po yung atin pong gagawin. Okay, so, again, yan po yung CHF-JPY. Okay, so, punta na naman tayo sa ibang currency pair. Okay, so balik tayo sa ating tinred kanina. Uy, nasa $10 na pala yung CHF-JPY. Nasa $10 na rin pala. Ay, bumaba ng 9. Okay, so sundan natin yung Australian dollar at US dollar. Okay, odd USD. So, tingnan natin. Odd USD. Okay, odd USD. Australia, ito, Australian dollar, US dollar. Pero bago ko umpisahan yan, yan, good evening kay Ram Serbreth. I said, good evening, watching from, yun, Qatar. O, tingnan nyo, may taga-Qatar na nanonood ngayon. Sir, thank you for watching, sir. Ang layo-layo ng, ano, inabot ng live stream natin hanggang Qatar. At kay Sir Dylan Raven Espinosa. Good evening po, watching from Cebu. Maayong gabi eh, diya sa Cebu. Hopefully makabalik po ko diya poon. Pag wala na yung COVID. Okay? Sorry ko diya. Sayang sir, wala ka itong seminar. Ito nag-seminar mi diya sa Axie Trader. Okay, so Australian dollar, US dollar. Okay. Dito sa odd USD, kanina nung punta tayo pala muna sa ano, sa ating VIP. So, itong VIP room ng ating Telegram is, of course, na-access po ito ng ating mga members sa, ano, sa Rich.ph. So, ito po yung mga VIP, ibig sabihin premium members, kung saan sila po ay verified members ng Rich.ph. Nakapag-fund na po sila sa kanilang trading account at sila po ay nagtitrade. So, since, yun nga, para sabihin na natin, no, nag-risk na sila, nag-take na sila ng risk. So, for me, it's, isipin ko, syempre, it's my responsibility to support them. Kung kaya, napakahalaga sa, ano, napakahalaga na bigyan ko sila para mag-guide natin sila. And at the same time, yung lahat ng mga VIP na yan, I will try my best, kung kukontakin nila ako, ha, hindi naman talaga, hindi ko naman kasalanan kung hindi nila ako kukontakin, bibigyan natin sila ng ano ng templates na ginagamit natin. Kasi if you are really trading, no, if you initially if you installed your MT4 platform, iba po yung itsura, hindi kagaya ng itsura na nakikita nyo ngayon sa akin kasi naka-template po ako. Okay, so kaya nga po yung template natin may nakalagay po diyan, no, rich.ph. So yan po yung template natin. Meron po tayong nakalagay na rich.ph. So, ibig sabihin, sa atin po galing yan. Okay? So, ganun po. So, balikan natin yung odd USD. So, yung odd USD po ay nag-trade tayo kanina. Tingnan natin yung oras. May 18 na pala ito. May 19. Ito, May 19. CHF-JPY pala yung una nating trade kanina. So, at 9.24. So, Euro odd, USD CHF, odd CHF, odd, ayun, odd USD. So, itong odd USD pala natin, hapon na pala natin ito tinrade at 5:44 PM. So, base dito, may pito. Sa lahat ng nag-subscribe, may pitong nakapanood nito. So, if they have seen this at sumabay sila, malamang ito na rin yung nangyayari sa Australian dollar nila, odd USD nila na trade. So, kung napapansin po ninyo, naka-sell po tayo. Naka-sell po tayo at ngayon ang price ay nasa baba na ng sell price natin kanina. So, dito tayo nag-sell at this price. Tapos, bakit tayo nag-sell? Kasi nakita natin yung formation na yung price is nasa resistance na ng atin pong pattern. Okay, so yan po yung pattern. So, triangle or tinatawag nila yan na wedge.
Tapos nag-sell tayo nung tinamaan yung resistance. So for me kasi, kaya ako nag-sell, although risk din siya in my part just in case baka tumagos yung price doon. Iniisip mo naman, baka naman hindi tatagos kasi nung minisure ko itong price dito, yung highest price. Nung nakita ko ito, hindi tumagos yung highest price kanina. Hanggang dyan lang. At tapos nag-start na siyang magbaba. Kasi kung i-chart natin ito, lagyan natin ng line. Horizontal line. So, yan yung horizontal line natin. Gawin natin kulay gray para ma-identify natin. Kulay gray, common, gray, slate gray. Gray, tapos thickness. Kapalan natin ng level 3. So, yan, kitang-kita, no? So, pagka punta tayo sa M15, ito yung nakita ko kanina. So, nilagyan ko muna ito ng bilog. Ito yung kanina umaga. Sabi ko, tingnan ko muna, baka aakit pa yung price. So, yung nangyari, umakit nga yung price above pa doon sa previous high kanina. So, what happened? Bumaba uli, tapos bumuo siya ng konting support dito, tapos umangat. Tapos hanggang R1, tinignan ko, talaga nirespetuhan lang, it just touchdown, as in nag-touchdown lang siya doon sa R1, sa resistance level 1. Hanggang sa bumaba, tinignan ko pa rin, hindi pa rin ako nag-trade. Tapos umakit uli ng konti, tinignan ko pa rin. Tapos hindi na niya pinuntahan yung previous high hanggang sa nagtuloy-tuloy na bumaba. So sa tingin ko, I think pwede ko nang i-trade ito ng sell. So, yun, fortunate enough naman na bumaba. Ngayon, I'm not saying na talaga magtuloy-tuloy ito, no? Kasi kung tutuusin, the current price, hindi pa siya bumaba dito sa nabuong resistance kanina. Ito yung daily support pala. Ito yung daily support. Ito yung support ngayong araw na to. So, ito yung lowest price. So, hindi ko pa talaga totally mako-confirm na as in totally, tuloy-tuloy na ito. Magtuloy-tuloy na po itong bumaba. Kasi nga, wala pa talaga. Kahit nga yung pivot point, andito pa sa baba yung pivot point. So, kung may measure rin natin yan from pivot point up to the current price, nasa 51 pips pa. So, it needs 51 pips move para matouch niya lang yung pivot point. Now, risk po siya actually. Isa po siyang risk kung saan ngayon masasabi natin it's making profit, pero we're not saying na magtuloy-tuloy talaga yan. Otherwise, yun nga, may news naman mamaya, which is yung news mamaya is 'di ba? 8:30. Ayun, 8:30 na pala. 8:30 na pala, may lumabas na pala yung news. Ayun, positive yung building permits. Ayan, positive yung building permits. Yung forecast nila is 1 million, tapos yung actual data na lumabas is 1.074. So, ibig sabihin, positive sa US. And I think, dahil positive sa US, may tendency pa yan na bababa. Kasi malakas ang US as of this moment, base sa data na lumalabas ngayon. But, as you can see, hindi po ganyan kalakas. Hindi po ganyan kalakas yung pagiging downtrend niya. Bakit? Kasi meron pa pong mamaya, may balita pa na sa tingin ko, mas malakas itong balita na to. Itong speech mamaya ni Federal Reserve Chairman Jerome Powell. So, mag-i-speech siya mamaya. And I think that's the reason why na medyo matamlay yung result ng ating economic event ngayon, which is yun nga, yung building permits. And sa tingin ko, most of traders as of this moment are waiting for that event. So, ganun po siya. Okay, good evening. Hill Humalon. Good evening from Compostela, Davao de Oro. Yan, mayong gabi, dear sir, sa Compostela. Kumusta ang kwan, dear sir? Ang quarantine. Okay, so makasulod na ba mo sa kwan, Tagum? Ang Compostela. Okay, so yun. Yun po, no? And I think that's one reason kaya siya.
medyo matamlay yung data, kahit nasabihin natin na positive yung US, kahit sabihin pa natin na 3 bulls yan, alam naman natin, di ba, once the data is may tatlong bull dyan, ibig sabihin mataas yung volatility expected. Now, sa actual, may volatility ba? Wala, di ba? Halos hindi na gumalaw eh. Although, sabihin na natin na bumaba, pero not that much. Kasi nga, naghihintay lahat ng mga traders dito. Kasi ito, napakahalaga nito mamaya. Tapos, may ano pa, may sasabayan pa ng ECB. Although, may New Zealand, pero ibang ano na, ibang usapan na yan New Zealand. Yung dairy naman nila, yung gatas. Okay, so, mamaya, kung positive or negative itong sa gatas ng New Zealand, kung positive, pabor sa New Zealand dollar, kung kayo nagtitrade ng NZD USD, tapos mahina yung US dollar, mamaya, lilipad ang ano, ang NZD USD. Pero kung malakas talaga mamaya si US dollar, most likely, pati itong Australian odd USD, babagsak talaga ito. Or baka mag-ano muna siya, mag-aagawan mamaya at 10 PM mag-aagawan. Then tingnan natin what will happen dito po sa ating ano sa chart. So anyway, nasa 1 hour lang naman itong live stream natin, but most likely doon sa chat support, doon sa ating Telegram, we will be having an update na yun nga, ganun ang gagawin natin. Okay, so bago yan, intermission muna ako dito sa ano, pakita ko lang kasi kanina may member tayo kanina na ininstallan natin ng template. So what I did, nagpaalam ako sa kanya na sir, baka naman po pwedeng ano, i-record ko yung session natin para maipakita ko na meron akong ginawa diyan sa platform ninyo. So pagpupunta kayo sa ano, sa YouTube, tapos i-search nyo lang RichDadph. So makikita ninyo na may bago akong upload ito, itong member tech support. In-upload ko ito kanina kasi nga dito ko pinakita yung how I made some installation remotely gamit ang TeamViewer na software, kung paano mag-install, or ako mismo yung nag-install doon sa computer niya remotely kahit nasa Manila si Sir. Naglagay tayo ng template doon sa kanya. So kung papanoorin niyo po ito, makikita po ninyo kung ano po yung magiging magiging itsura ng inyong platform pagkatapos po natin malagyan ng template ng RichDadph. So ano po, i-try nyo po, bigyan nyo po ng time ito later, mamaya, itong video natin, kung para just in case, no, kung interested kayo magkaroon yan, wala naman pong problema. Okay, so it takes time for me, but it makes a lot for you kung kayo po ay may ganito. Para sa ganun, kung ano yung nakikita ko, nakikita nyo rin. Okay, so yun po yung purpose nyo. At of course, syempre, dahil nga may live stream tayong ganito, nasasabayan nyo po ako sa mga pinagagawa ko po dito. Okay, so ganun po siya. Then, may isa pa akong in-upload din earlier morning, kaninang umaga, 10 hours ito, 10 hours ago, nag-live stream ako through, gamit ang YouTube. So what I did naman dito is pinakita ko naman na nagla-live stream ako habang nagte-trade, habang nag-i-scan sa market. So nakikita nung trader. Yun nga lang, accessible ito kanina, accessible lang ito doon sa Telegram, doon sa VIP room. So yung link is nandoon sa VIP room, doon namin pino-post. Then after na-record na, saka pala siya lalabas sa YouTube. Kaya ginawa ko na siyang for public viewing na. Pero tapos na, pero pwede nyo pa rin ma-view. Kasi kung tutusin nga, itong pinagagawa naman natin, hindi naman ito on the spot na ganun na kagad mangyari sa market eh. Diba? Kung napapansin nyo, yung CHF JPY ko kanina,
na trade or yeah, yung trade tsaka yung pag ano ko ng price, nakikita nyo pa rin, 'di ba, hanggang ngayon, 'di ba? So, ibig ko sabihin, kung na-upload na ito, tapos pwede nyo, available na siya, pwede nyo napanoorin at pwede nyo sundan. Okay? So, yun nga lang, syempre, kung wala kayong template kagaya ko, yung ginagamit namin, so, syempre, hindi naman talaga pwedeng sundan, but, hindi lang parehas na itsura. Kasi, normally, kapag sinundan nyo siya, tapos kulay ba, kulay black sa inyo, sa akin, kulay white. So, medyo may konting difference, but I'm not saying na ano malaki yung difference. But at least, pwede nyo pa rin sundan yung atin pong charting. Okay, so, ganun po siya. So, pag i-play nyo po yan, makikita nyo po dito kung paano po tayo nag-scan ng market. Okay, so, kung ano po yung pinagagawa natin. So, nag-charting kami kanina. Yan. So, doon sa mga nasa Telegram natin, dito sa ating VIP room, real time of course nakikita nila kasi yung link ng live stream nilagay ko po dito. So saan ba yung live stream link? Ito po, ayan o. Ay, hindi pala, sorry. Live stream ito yung live stream link. So yan yung live stream link na binigay ko kanina. So I do not know kung siguro naman may nanood naman kasi doon sa chat room namin kanina, sabi nila, sir, okay siya, nakikita namin. So, kasi experiment pa lang ito eh, ginawa ko siyang experiment. So, yun, starting tomorrow, actually nag-umpisa naman ako kanina, starting tomorrow, ganun yung gagawin ko dito sa, VIP room ng RichDadph. Sila yung bibigyan natin ng link kapag live stream tayo while scanning or looking for trade opportunities. So makikita nila real time kung anong ginagawa ko sa platform. Parang yung itong ginagawa natin. Pero walang discussion halos. Walang explanation kung bakit. Hindi kagaya nitong pinagagawa natin na nag-i-explain ako. Kasi ito naman kasi yung ginagawa natin is trading session naman ito wherein nagla-live stream tayo para i-ano yung market, para pag-usapan yung market. Unlike sa doon sa live stream is regarding naman sa pagti-trade. Okay, so ibig sabihin, pwede nilang sundan yung kung ano yung pinagagawa ko. Okay, so ganun po siya. Alright? Ano po ba yung kasunod natin na i-discuss? Okay, so balik tayo sa ating trade. O yan, nag-positive na naman tayo. Pinaglalaruan tayo ng market, no? Kanina negative, ngayon positive na naman. Actually, umabot pa ito kanina ng $6 to $7 yata. Pero hindi ko pa rin close kasi nga, talagang for the purpose of understanding and learning what Forex trading is all about, so dapat natin intindihin. So ngayon, nasa $12 na. Kanina, nung nag-umpisa tayo, nasa $10, ngayon nasa $12 na. So hopefully nga, we're looking for a positive outlook dito sa atin pong ginawang trading dito sa atin pong mga pinagagawang analysis. So what we are doing here is we are trading on what we tinitrade natin kung ano yung sinishare namin sa inyo, tinitrade po natin yon. Para sa ganun is kayo rin mismo mai-experience nyo kung ano po yung pinagagawa namin. At least kayo na rin mismo, but I'm not saying na kopyahin ninyo kung ano yung pinagagawa namin. Kasi this is for educational purposes only. So, kung ano yung natutunan ninyo, sa inyo po yun. Hindi po sa amin yun. Kasi, wala pwede magnakaw na natutunan natin eh. Diba? So, ganun din po ako noon. So, yung mga mentors ko, sinusunod ko po yung mga tinuturo nila. At ganun din po yung ginagawa ko ngayon. Hindi ko naman sinasabi na teacher ako, no? Hindi naman ako expert sa trading, but by doing this, na kahit paano, na-reach out ko po yung mga traders kagaya ko para sabay-sabay po nating pag-aralan itong Forex trading. Kasi napakaganda po ngayon, especially no, sa sitwasyon natin ngayon na nasa quarantine. Sino ba naman gustong makulong sa bahay? Wala naman sigurong gustong makulong. Otherwise, trader kayo. Most likely. Kasi kung trader kayo, kung pwede lang, hindi ka alis ng bahay. Nakatuto ka lang sa, analyze ka sa market, basa ka.
mag-discover ka ng kung anong pwede mong i-discover. So, mga ganon. So, sa akin naman, actually, ako, I really prefer, no, na nasa bahay lang ako, kung pwede lang. Pero, syempre, may, hindi naman pwede nakakulong ka lang palagi sa bahay. Kailangan mong malingke, kailangan mong gumawa ng other things, no? Tapos, kailangan mo rin mag-jogging para sa health. Yan. Tapos, lalo na, pagkapasukan na naman, malamang, hatid sundo sa mga bata, ganun na naman yung gagawin natin, no? Then, konting gardening sa bahay para naman papawisan tayo. So, syempre, ganun. Ganun yung mga normal na ginagawa natin, no? Aside sa pag-trade. Kasi normally, itong pinagagawa ko, helping members ng RichDadph, so I'm taking it as my responsibility na turuan po lahat ng mga members ko. Ano po yung kaya kong gawin at anong kaya kong ibigay, ibibigay ko po sa lahat ng mga members ko. Kaya nga po, lahat ng mga nagpapatulong, mga verified members, syempre, yun po talagang priority natin na tulungan. But I'm not saying na dahil hindi ka verified member, hindi ka funded, hindi kita tutulungan. No. Tumutulong po kami, kaya nga po meron kaming chat support. So yung chat support namin normally kapag halimbawa andiyan si Ma'am Kat, no? Kung bawa may nagtatanong diyan. So si Ma'am Kat pag nakikita niya interested yung taong to, isasama niya, i-add niya kayo doon sa chat support para doon ipagpatuloy yung conversation. So, if you need something, yon, ibibigay sa'yo. Kung ano mga link na kailangan mo, so, ibibigay sa'yo yung mga downloadable or anything. Tapos, tuloy-tuloy yung kwentuhan doon sa chat support. Okay, so, ganun po siya. Ano pa yung, tuloy natin yung discussion? USDCHF, ito, negative. Dito na lang tayo sa pinakamalaking negative. Ito, Euro-odd. Bakit tayo nagkamali sa Euro-odd? Okay, so, tingnan natin. So, yung Euro-odd, nasaan ka na? Euro-odd. Yan. So, by the way, no, ang ginawa ko po ngayon dito ay dalawa po itong platform naka-open. Yung isang platform po ay, ayun. So, dalawang platform po ito. Dalawang platform po yung naka-open ngayon. Yung purpose po nito, para nakaset na po yung... nakaset na po yung aking monitor para sa nakaset na siya para sa switch na lang ako. So normally kasi nakaset itong aking platform, yung isa nakaset sa 15:15. Ang ginawa ko lang para maging kompleto siya, nilagyan ko na isa para 16. So ito yung pang 16. So actually 15 lang talaga 'yan. So ginawa ko siyang ganyan para isang tinginan ko lang, kasi dalawa kasi yung monitor ko eh. So, isang tinginan ko lang siya, lahat ng 28 currency pairs na ikita ko. So, sinama ko na rin dyan yung gold tsaka silver. Actually nga, instead of silver, dapat gagawin ko yung oil. Para at least, kahit paano, alam ko yung nangyayari sa oil at gold. Kasi yung oil kasi, yun yung black gold. So, gold naman sa precious metals. Okay, so siguro yan ang gagawin ko. Yung silver, papalitan ko ng oil, WTI. Okay, so balik tayo sa Euro-odd. Nawala na naman ako. Sana yung Euro-odd? Ito yung mahirap kasi pag marami kang inopen eh. Euro-odd, nasaan ka na? Ayun, Euro-odd, ayan. So si Euro-odd po, ang nangyari niyan, actually, kanina palang umaga, or actually may trade tayo kahapon pa ito sa history natin, ang laki ng negative 9. Ayan, may negative 9 ako umaga pa lang, kagising ko pa lang may negative 9 na ako. Bakit? Kasi kahapon nag-trade tayo ng buy sa Euro-odd. Ngayon ang nangyari sa Euro-odd, di ba, since nag-buy tayo, we are expecting na aangat yung price. Ang nangyari, lumakas yung Australian dollar. Bakit lumakas ang Australian dollar? Talagang tinanong ko yung kahapon, bakit ganun? Actually, kung nanonood ka kahapon, nakita nyo siguro yung in-adjust ko pa yung stop loss para hindi tamaan. Pero tinamaan talaga eh. Euro-odd ba yung in-adjust ko? Basta, ganun ang ginawa ko, no? So, what happened? Yun nga, dahil bumagsak yung Euro-odd, bumagsak,
kasi lumakas yung Australian dollar. Tinignan ko, bakit malakas yung Australian dollar? Naalala ko, malakas pala yung gold kahapon. Malakas ang gold, tapos biglang bumagsak din the other day. Kasi nga, ang gold kasi is parang correlated yan sa ano Australian dollar. Kasi ang Australian dollar ay ano, yung pangunahin nilang produkto or commodity is ano, mining. Kaya yun ang reason na ano siya, directly proportional siya. Kung malakas ang gold, malakas ang Australian dollar. Ganun po yung nangyari. Kaya nga may nabasa ako kanina, which is shinare ko dito. Actually ito, pinost sa FX Street. Normally, sinesend naman ito sa atin na directly from FX Street. Pag inopen natin yan, ito yung lumabas. Kaya nga, ano ang ginawa ko, kinuha ko lang yung mga mahalagang bagay. Yan, may, ano, may nag-alarm. Kasi may, ano kasi, kasi naka-ano ako, naka-premium. May premium account po ako sa FX Street. Nag-ano ako, nag-subscribe. Siyempre, gumastos po ako. So, yung gastos na yan, binibigay ko po sa inyo. Yung, para kahit kayo po, makikinabang. So, ganun po siya. Sayang nga lang, yung ibang files nito ng Epic Street ay naka-link doon sa website, which is unfortunately yung website natin hanggang ngayon hindi pa rin gumagana, kaya naiiyak talaga ako sa ano, sa sitwasyon ng website natin, yung richdadph.com. Hanggang ngayon hindi pa rin gumagana. Ay nako, kakaiyak. So dito, tuloy natin. Ito si Katilin, isa po itong author ng magaling ito sa ano, magaling ito sa economy. Siguro 3 years ko na rin siyang inaabangan. So pina-follow ko siya, although hindi ako naka-follow dito kasi doon ako sa kabila naka-follow. Dito kasi ano lang siya dito, parang guest writer lang siya dito. Doon kasi sa kabila, actually may sarili silang website which is BK Asset Management. So pwede niyo kayong puntahan para mabasa niyo po yung mga articles nila. So ito kasi si Katilin is more on ano siya, fundamentals. Ibig sabihin, tinitingnan niya yung mga economic event, tapos ina-analyze niya, ginagawa niya ng data analysis. Lahat yung mga informations, kino-compile niya para makabuo siya ng analysis kung malakas, sino malakas, sino mahina. Tapos, magiging trade decision nila yon. So, ganun yung pinagagawa ni Katilin. Actually, may book siya. I don't know kung na-download ko yan, yung book niya. Hindi ko pa nabasa, pero na kasi ang hirap hanapin ng libro niya eh, ni Katilin. If you're interested to ano, to find about her, so pwede niyo po yung i-search sa Google. So yan, may mga books po siya. Okay, pero again, syempre, yung mga natutunan natin sa kanya, hindi lang sa kanya, sa iba pang mga magagaling sa trading, yun naman yung din yung dinidiscuss din natin. Pero of course, syempre, iba na rin yung kayo mismo yung nakapagbasa. Okay? So, recommended ko po na si Katilin is basahin niyo po kung anong meron siya. So, dito, regarding sa article niya, which is viewable din ito sa BK Asset Management na website, yan yung sinasabi ko na natutuwa yung mga investors kasi nga, parang may potential na nga na, ano, na magkakaroon ng, ito nga, yung human trial ng vaccine kasi may, ano na, ito Moderna Therapeutics, so sila yung gumawa. Then hopefully very optimistic naman yung mga investors, baka ito na yung pinaka-cure ng COVID. So ito, tingnan mo, it will be early 2021, so expect more lockdowns. Okay, so kung yung mga analyst nga nakikita nila na 2021 pa yung vaccine, so most likely it's a bad news for us dahil may extend yung quarantine pa or baka may extend pa yung lockdown. Kasi yung kung tutusin talaga, yung kinakabahan ng ngayon is yung second wave. Kasi nga, kung napapansin ninyo ngayon, dahil medyo niluwagan yung pagla-lockdown, grabe, kung pupunta ka sa palengke, daming tao, as in yung mall, sobra, tapos medyo matraffic na. Buti na lang dito sa amin, hindi gaano.
Pero if you look doon sa Facebook, doon sa mga nagpo-post sa sobrang traffic, so ibig sabihin talagang yun ang nakakatakot. Kasi mamaya, hindi natin alam dahil asymptomatic pala yung katabi mo, kung saan ka man, tapos na nabugahan ka, nakuha mo yung infection, tapos bahina yung resistensya mo, sa yun. So, yun, isa na rin yan sa pinaproblema ng Amerika ngayon, especially doon sa mga ano, sa health working nila, health workers. Again, tuloy tayo, no? So, dito sa mamaya sa speech ni Jerome Powell, may positive outlook sila na baka naman ano magiging maganda yung takbo ng speech mamaya. So hopefully maging favorable sa US. If that happens, favorable yan sa old USD na trade natin. So bababa po yung old USD dahil naka-sell po tayo, most likely kikita po yun. Okay? So dito naman sa baba, nakita natin dito, yun nga, yung best performing daw yung Australian dollar at New Zealand dollar. Kaya nga, nung nakita ko, kahit na sabihin natin best performing, so dito ako medyo na ano, dahil sa best performing daw yung old Australian dollar. So, ibig sabihin, best performing na yung Australian dollar, naghihintay pa yung USD. So, ibig sabihin, if mag-failure mamaya yung US dollar, lilipad ang old USD. Again, against our trade. So, sana naman wag mangyari. Okay, so yun po. And kahapon, kagabi pala, madaling araw, lumakas yung euro. And I think yun ang reason na ang dami kong mga trades na naging negative na against sa euro. Kasi nga, ang euro ay nag-release po sila. Hindi mo nag-release, may proposed. Si, ano, ang Germany, si Merkel at si Macron ay magre-release daw ng, ano, ng 500 billion euro para sa COVID-19. So, ibig sabihin itong 500 billion, positive ito doon sa mga countries na part po ng European Union. Alam naman natin na yung European Union, composed of 27 countries, isa po dyan yung Germany at France. So, ibig sabihin, sila yung mamayamang bansa at sila po yung may kakayanan na tumulong sa kabuuan ng European Union. At alam naman natin, no, isa sa mga tinamaan ng malaki sa COVID is ang Italy. So, most likely, some of these funds will go to Italy and some other ano countries na kasama or member ng European Union. Okay, so ganun po sa Forex trading, no? Normally, kapag tayo po ay nagtitrade, ay pinag-aaralan talaga natin yung kung anong nangyayari sa market. Kasi, dapat kasi, as a trader, alam natin kung anong nangyayari sa ekonomiya. Kung wala tayong idea, magugulat na lang tayo bakit ganyan ang nangyayari. Kasi, sabihin mo pa, i-insist mo pa, kasi dapat umakit yung price na yan eh. Ganun pa yung mangyayari eh. Parang, galit ka pa eh. Kasi hindi nangyari yung gusto mo. Pero kung tutusin talaga, it's really, ano, it's really, what moves the price is because of the economy, kung anong nangyayari sa market. So, si Sir Wilfredo, Sir Max, anong effect sa US mamaya sa gold? Is there possible na mag-short? Yes, may possibility. Kung malakas po yung US, most likely, bababa po yung gold. Kasi kahapon, bumagsak po yung gold. Bumagsak po yung gold, punta tayo sa ano sa isang platform. Bumagsak po yung gold kahapon eh. Sana yung gold? Silver, tapos gold, ayun. Ito yung nangyari sa gold, oh. So, kung punta tayo sa H1, so ito yung nangyari kahapon sa gold, biglang bumagsak yung gold. Yan, dahil sa lumakas din yung US. And I think ang reason yata nito is yung nga, yung regarding doon sa mga investors na nakita ng potential regarding doon sa ano sa potential cure sa coronavirus. So normally, kapag ganyan kasi, yung mga investors, they're flocking, papunta po sila ng, ano, parang bumili or mag-invest sa US. So ibig sabihin, pag nandun yung investment sa US, nandun yung traffic ng pera,
most likely ang mangyayari niyan lalakas yung value ng currency na yon. Kasi doon nandoon yung movement ng price ng pera eh. So yung sabi nila, follow the money. Kung saan pupunta yung pera, doon ang direksyon ng price. So kung tutusin, yun nga, kung later mamaya na mag-speech si Jerome Powell alas 10 ng gabi, kung sobrang positive talaga sa US, ang mangyayari niyan dito sa yung gold natin, babagsak po ito. So punta tayo sa M15. So yan po, sa M15, dito nga sa M15 natin nag-signal na nga ng sell yung ano natin, no? Yung ating indicator. So kung tutusin, mataas ang potential na magse-sell siya. Bakit? Kasi unang-una, the price, current price right now is nasa below ng pivot point. So alam naman natin, if the price is below pivot point, mataas ang possibility na the price continues goes down. So as of this moment, naglalaro pa lang siya sa loob ng between pivot point and S1, yung support nasa baba, ito nasa baba yung support. So mataas ang chance na magkakaroon ng tatamaan, babagsak palaro, lower than S1. So kung babagsak yan, most likely, kung babagsak yan, malamang ito yung next target niya na support. Ito yung babagsakan niya, possible na babagsakan kung talagang malakas yung US. Kasi magkakaroon ng consolidation na naman yan eh. Most likely dito sa support, ta-touchdown ng support, babasagin konti, tapos mag-consolidate. So, ganun ang possible na mangyayari. Kaya kung titingnan natin siya sa H1, pag i-chart natin siya, gamit tayo nito, itong equidistant, ito yung paborito ko eh, yung equidistant. Pag i-chart natin yan, masyadong malaki. Masyadong mataas yung so wag yan, iba yung gamitin natin. Ito yung gamitin natin. Wala pala dito, hindi na i-customize natin. Ito yung gamitin natin. Standard deviation. Ito. Equidistant channel. So equidistant channel, click natin ito. Tingnan natin yan, yan, possible na support. Tapos, double-click natin ito. Pwede natin ilagay dyan sa resistance. Yan, resistance. Ito naman, resistance. Ito naman, tumagos dun. Kasi ito naman yung isa pa yung resistance dito. Yan. So, kung mangyari, yun nga, kung titingnan mo siya, punta tayo sa H4. Kung titingnan natin siya, para mas malinis, ito yung possible na babagsakan ng price ng gold. Ito yung possible na babagsakan ng price ng gold. So, magta-touchdown yan dito. Kung babagsak yung gold, kasi lalakas yung US. Possible mamaya lalakas yung US. So, ito yung babagsakan. Kung i-H1 natin, ayun siya. Ito, dito siya magta-touchdown. Okay? So, mag-close mamaya yung market. Kung malakas nga yung gold, yan. Pero kung hindi, most likely dito yan tatagos, pupunta yan dyan. But for now, nakikita natin is yung nga, malakas yung US. Okay, so thank you sa tanong ni Sir Wilfredo. Hopefully po, sir, nasagot natin yung katanungan niyo, sir. Okay, so ganun po siya. By the way, I think meron tayong ipapasok ngayon sa atin pong nabalitaan ko may si Sir Rene pala is already VIP, yung nilagyan natin kanina ng template, yung napanood, yung mapapanood din niyo sa YouTube channel natin recently. So VIP na po siya pala, kaya nga natin nilagyan ng template. So sabi niya kanina sa chat, hindi pa raw siya kasama sa VIP, so ilalagay po natin siya ngayon. So I think Rene daw yung pangalan niya rito, so hanapin natin Rene. Ayun, Rene. Online si Rene. So, i-add ko po siya.
So, ganyan po yung ginagawa ko. I-add ko po siya. Pagka-add, punta ako dito sa ating signal channel. Tapos, mag-add ako ng member. So, click ako ng add. Tapos, type ko lang rin eh. Ayun siya. So, tapos, click ko add. So, dito ngayon, makikita nyo, 23 subscribers. Tapos, pag i-add ko siya, magiging 24 na yan. So, yan. So, congratulations si kay Sir Rene. Yan, sir. Na, hopefully, sir, nakikita nyo na ngayon. I think busy siya ngayon kasi ano siya eh. Online, may online na trabaho si sir eh. I think engineer yata yun si sir. Kasi may AutoCAD ako nakita doon sa ano niya. Sa laptop niya kanina. Okay. So, yun. So, yes, congratulations once again, Sir Rene, at kayo po ay part na po ng ating VIP. So, ang dami po, actually, nasa 300 plus po ang verified members ng RichDadph. At we really encourage everyone, kaya nga po, gumagawa na ako ng live stream nito para kahit paano yung mga members po natin sa RichDadph ay makakasama po natin dito sa Telegram kasi... Sayang naman, no? Ano opportunity ano nila ito eh? Anong ba tawag yan? Privilege. Privilege po nila as a member po ng RichDadph na dapat kasama sila natin dito sa atin pong channel. Kasi sila po yung ano first priority na member. Kasi nga, syempre, sila po yung nag-take na po ng risk. Kasi nga, sila na yung naglagay ng fund at nag-trade ng live. And at the same time, dapat siyempre, dahil nagtitrade na sila ng live, dapat lang bigyan natin sila ng support. Okay, so, Sir Bimbim Escalante, yan. I think si Sir Bimbim, hindi pa yata, ewan ko ba, ano bang status ng Sir Bimbim? Hindi ko alam. Para na-mention yan kanina ni Ma'am Katrina, si Sir Bimbim Escalante. Yeah, sir, usap-usap po kayo ni Ma'am, ano, sir, para, ano, para makapasama po kayo, sir, sa atin pong VIP. Okay, so ano pa po ba ang kailangan pa natin i-discuss? Yung mga, ito yung nangyayari ngayon. Ayan, nasa $5 na po tayo ngayon. Gumaganda po yung sitwasyon ng atin pong trade. So, hopefully, no? Kahit paano, okay naman, nag-live stream tayo ngayon. Nakita nyo naman from negative to positive. At sana magtuloy-tuloy na i-mind control ko yan. Tulungan natin yung mind control na pabor sa atin yung price. So, ganun po siya. Okay, so I think wala na po yata tayong pag-usapan pa. Kung meron pa po kayong katanungan, i-ano nyo lang po dyan sa comment section. Kahit natapos na itong video natin, pwede pa rin po kayong magtanong kasi baka pwede pa natin ma-discuss sa next na video natin. So, I will try my best if I have the time. Vacant time, gagawa po ako ng mga videos kagaya nung ginawa ko kanina. Normally, I will try my best, no, na magla-live stream sa umaga, which is nga yung live stream ay yung kung paano tayo mag-i-scan sa market. So most likely hindi niyo makikita yung mukha ko kasi nga naka-focus lang yung live stream sa dalawang platform. So palipat-lipat ako ng platform para makikita niyo yung actual or real time na pinagagawa natin sa market. So, nagtitrade tayo doon, makikita lang paano ina-analyze. Pero kanina, yung I think yung sound kanina is background niya is Bloomberg TV. So, naka-live stream tayo sa Bloomberg. We are watching Bloomberg at the same time. So, yung sound flow ng Bloomberg yung napapanood. So, most likely bukas yung gagawin ko, i-on ko po yung mic ko para pwede ako magkwento-kwento kahit hindi nakikita yung mukha ko, pwede ako magkwento para parang kakausapin ko yung sarili ko kung paano ko ina-analyze o kung bakit ganun ang ginawa ko. Parang gagawa ako ng reasoning bakit ganun ang ginawa kong trade decision. Parang yung ginawa natin ngayon. Okay, pero syempre dito walang kwentuhan. Doon is in purely nakafocus po tayo. So live stream po yun sa YouTube, at makikita po yon, yung link nun ay masishare po natin right away, real time, doon po sa ating Telegram VIP room. So, ganun po siya. Okay, so, I think mukhang okay na yata tayo. Then, abangan na lang po natin mamaya yung balita regarding dito sa speech ni Fed Chair Powell. Then, siguro naman, nakapaghapunan na po sila.
Ako naman, nag-early dinner din po ako kanina kasi mamaya baka himatayin tayo rito. Tapos meron po akong ano, ginger tea. Malamig na. Kailangan kong ano, mainit. May ginger tea po ako para sa boses, para hindi tayo mapaos. Ang hirap pong magsalita. Kasi normally, noon kasi nung kasagsagan nung investment scheme, ang dami namin mga seminar schedule, so halos hindi na po ako nakakapagpahinga. Grabe po, sobrang hirap po nung time na yon. Dahil ang daming gustong matutong mag-trade. Tapos, yun nga lang, it end up na ano, na yung mga nandun ay nag-i-invest doon sa mga investment scheme. Tapos yun, ano din yung pera nila. So, sayang. Sayang po talaga. Sana tinuloy-tuloy nila kasi inumpisa na rin nila mag-aral ng Forex. Sana inumpis, ano na lang, tinuloy-tuloy na. Although may nagtuloy naman, at ikaw natutuwa ko na yung mga nagtuloy-tuloy ay hanggang ngayon nakakausap ko pa rin. Yung iba naman, mas malaki pa yung kita sa akin. Kasi may pera talaga sila. Talagang nag-risk sila eh. Million. Million. Kapag yung ni-risk mo naman talaga is million, so expect naman na million din yung babalik, or 100,000 yung babalik sa iyo. So, ganun siya. Kaya pala ako nagtataka kanina sa YouTube kung anong ginagawa mo, Sir Max. Naloka ako sa background sound. Naloka. So, yan po, Ram Sir Breath. Ayan. Yan po yung ano, sir. Yan po yung pinagagawa natin kanina sa atin pong ano, yung YouTube natin. Kasi yung purpose nun is para masubaybayan kung ano yung pinagagawa ko. So, bukas, siguro may background pa rin ng ano, ng sound na para hindi naman boring yung ano natin. Or otherwise, pa-play na lang tayo ng music ng ano. Ano ba? Ano bang music na i-play natin bukas ng umaga? So, basta ganun po. Normally po kasi, kaya binubuksan ko po yung Bloomberg channel. Yung purpose po talaga nun is kahit paano, sa Bloomberg kasi kapag ka naka-tune in kayo, yung pinag-usapan dun is yung financial market. Halimbawa, kagaya ngayon, kung nanonood tayo ng Bloomberg ngayon, most likely yung pinag-usapan, yung speech malamang ni Fed Chair, kung ano yung, so, yung mga speculations ng mga experts, so yun ang pinag-usapan nila. Ina-analyze nila kung bakit yan, bakit ganun. So kayo, kung bilang isang trader, kung kayo po ay manonood doon at nagiging updated, so most likely naiintindihan nyo kung bakit ganun ang nangyari sa market, kung bakit ganyan. Kasi, but I'm not saying, dahil yun ang pinag-usapan nila, tama na yun yung pinag-usapan nila, hindi rin naman po ganun. Kasi not all the time naman na tama po yung expert. Okay? At lalong-lalo na ako. Lalong sinasabi ko na hindi ako 100% tama. Sabihin na lang po natin na kung tumama man, sabihin na nating ano, mapalad, sabihin na nating nagkataon, o talagang sinuwerte, or baka tama naman talaga yung analysis. So, ganun po. So, yun po yung ano, main reason na kaya nga nagla-livestream tayo para kahit paano, hindi ko naman sinasabi na kopyahin nyo yung trades ko, but at least nakikita nyo yung procedure or yung process natin kung paano po nag-trade. Okay? Kaya nga po pinapakita ko yung isang account ko na nag-trade tayo ng live para naman sabihin nyo na talagang totoo. Totoo na live account itong tinitrade natin. Hindi po tayo hindi po natin pinapakita na demo. Diba? Hindi po tayo nagyayabang sa mga trades natin, no? Kasi hindi naman malaki yung account na yan. Maliit lang po yung account na yan. Tapos nakikita nyo naman na very conservative yung atin pong pagtitrade. Okay? So, talagang yung money management natin. And that's the reason why, syempre, ayaw nating maubos yung pera natin. Kaya nga po, sinisikap natin na mapaganda po yung ating trade performance. Salamat sir sa live mo, salamat sa RichDadph. Balak ko na mag for good, concentrate na lang ako sa Forex. Kakasawa na ako sa mag-abroad. Hirap po talaga ng buhay sa abroad. Galing po ako dyan, galing po ako sa sa UAE. Matagal po ako dyan, 2 years. Sana maging bahagi ako ng RichDadph in the future. Sir, bahagi na naman po kayo eh, kung tutusin eh. Kasi yung pagko-comment nyo na nga lang dyan eh, malaking bagay na po yan. Kasi unang-una, especially if you really wanted to help yung itong pinagagawa natin, please yung mga videos po natin i-share niyo po sa inyong timeline, kasi malaking bagay po 'yan.
na marami po. Kasi most likely, pag i-post nyo yan, pinapanood nila, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? So, dahil naging curious sila, so, matutunan nila kung anong forex trading. At, syempre, para sa ekonomiya ng Pilipinas natin. At hindi lang sa ekonomiya ng pansarili, yung personal. Kasi kung tutusin, isipin mo na lang, you are trading forex. Andito ka sa Pilipinas. Peso ang pera natin. Tapos, wini-withdraw mo is dollar. Nasa Pilipinas ka lang. So, pera mo, dollar, galing sa ibang bansa, withdrawin mo yung dollar, pero peso na siya. So, i-spend mo siya into peso. Dollar mo siya na-earn, i-spend mo siya as peso. Ayaw mo nun. Di ba? Ang sarap kaya nun. Yun nga lang, hindi madali ang forex trading. Hindi talaga madali. And that's the reason why, for if you want to become a forex trader, talagang ano po, talagang, I think walang katapusan na pag-aaral. I think, walang katapusan na pag-aaral ng forex trading. Kasi, ano siya, lifetime. Kasi ang forex trading po kasi, for me, no, bakit ako nag-concentrate dito for the last, magpo 4 years na actually. Bakit ako nag-concentrate sa forex trading? Number one, you own your time. Number two, you could trade anywhere as long as may internet connection. Meron kang gadget, you could trade. Ano pa? I think yun lang yata. Hindi naman malaki ang kapital eh. Kasi if you really wanted to start, kasi for the sake, kasi ganito pala. If you really wanted to trade forex, wag mo muna isipin na yung earnings. Wag mo muna isipin yung earnings. Isipin mo muna paano mag-trade. Dapat mo muna matutunan. How you're going to, how to trade. Ano ang dapat mong alamin? So the reason kaya nga tayo gumagawa ng ganitong live stream is para kayo mismo mag-guide. Although hindi naman ako expert, pero sana may mga galing. Sana po may mga magagaling na gumagawa nito. Sana may mga magagaling. Kasi most likely, manonood po ako. Hindi lang yung puro advertisement lang, puro panghikayat lang na, join kayo sa amin, join kayo sa amin. Gumawa po sila nito, pakita nila yung live account nila. Sana po ganun. Kaya nga po yung reason na, yun nga, ganito yung ginagawa ko para sabay-sabay po tayo. Kaya sana nga doon, noon ko pa ito ginawa eh. Kasi hindi ko naman kasi alam ito eh. Itong live stream, yung alam ko lang live stream, yung mga nakikita ko, mga gamer. So, ito, ngayon ko lang ginawa. Dapat nga, noon ko pa ginawa ito. But anyway, siguro, ginawa ko ito ngayon. So, dahil sa COVID, dahil nakita ko yung need. Kung kaya siguro nakapag-decide ako na yun nga, gawin ito. At I'll try my best, no, sa lahat ng mga kaya ko na sana, ako rin, pag-pray ko rin, na sana nasa mabuti akong kalagayan all the time, good health, inaalagaan ko yung health ko. Makakapag-exercise, kahit na trade na to, tapos maya-maya naman, tayo na naman, kahit paano, mag-exercise ng konti, para, tapos mag-gardening ako, para yung utak ko, hindi puro trading, kasi noon kasi, when I started forex trading, as in, tumigil ako ng 1 month after 5 months na nagtitrade, tumigil ako ng 1 month, as in, totally binitawan ko ang trading. Bakit? Kasi natutulog ako, candles na yung nakikita ko, yung chart na as in, yung chart talaga yung nakikita ko, at hindi na po maganda yung ganun. So, ganun po yung nangyari sa akin. So, yun nga, I decided to stop for a month. Stop ako for a month, then, when I came back, medyo na kinalawang kaagad. Kasi, if you don't practice trading, you will lose yung knowledge na natunan mo. You will lose the learning. Kasi balik-aral uli ako, basa uli, ganyan, tapos attend ng seminars, training, and I spend. If may ipon ako, talagang nag-enroll po talaga ako ng education para sa trading. Kaya nga po, last year, nag-enroll po ako ng Bloomberg. Kumuha po ako ng exam sa Bloomberg through Oak Bridge Stock Trading Institute, OSTI. Kumuha po ako ng course nila. Kinuha ko po yung Alpha.
alpha trader nila na course, tinuruan. As in, parang ano lang din. Kung ano yung pinagagawa ko, yun lang din ang tinuro. Pero ang kagandahan lang doon, syempre, may mentor ka talaga, na talagang ibang klase na mentor, si Sir Melvin De Vera, na napakahusay dyan sa Philippine Stock Exchange. Bumaba siya from Manila, pumunta ng Davao. Naging may mga classmate ako, na-meet ko rin ng mga traders kagaya ko. Tapos, pumasa kami sa ano, sa Bloomberg. So, may Bloomberg certification po ako. So, yung mga ganyan po. So, pinaghahandaan ko po yon. Para kahit paano naman, tuturo ako ng ganito. Tapos, so, wala naman pala akong papel. Diba? So, parang ganun po. I'm not saying na naging expert ako doon sa pag-aaral na yon, but at least, I have proven myself na kaya pala. Kaya pala. Yun nga lang, medyo masakit sa bulsa, but sabi ko nga, if you really wanted to do something for yourself, ako, may edad na rin ako, so ginawa ko siyang gift para sa sarili ko, para mag-improve ako as a professional, as a, ano, para sabihin na natin na, nagla-live stream ka, sino ka ba? Diba? Yung mga ganon. So kahit paano, hindi naman ako matagal na sa trading, na more than 3 years. Pero kahit paano po, siguro naman may katuturan naman itong pinag-usapan po natin. Okay, so tayo po ay mahigit isang oras na nagkikwentuhan. At siguro, I will end up na lang siguro itong atin pong para magsubaybay tayo mamaya, pahinga tayo saglit para mamayang alas 10 ay... abangan natin itong speech po ni Fed Chair Jerome Powell. Okay, so siguro yun lang po siguro muna, then medyo nagkikwentuhan na sila diyan sa comment section natin at siguro naman doon din sa chat support. I think nagkikwentuhan na rin sila. Okay, so again, yun lang po siguro muna. Then marami pong salamat doon po sa lahat ng naka-tune in ngayon dito sa atin pong live stream. At huwag niyo pong kalimutan, no, na meron po tayong trading community, itong RichDadph trading community. So just in case if you're watching right now, tapos hindi ka pa member dito sa atin pong trading community, pwede po kayong mag-join. Okay? Tapos pag mag-join po kayo, lagay niyo po dun sa comment section na, lagay niyo po sa comment section na kakapanood ko lang po ng live stream, kaya po ako nag-join dito. Okay? Para i-ano po kayo, i-accept po kayo dito. Okay? So, yan po yun. Ito po yung picture namin sa Butuan City nung nandun po ako. So, yan po yung nag-attend ng aming Forex 202. So, advanced workshop po yan. Yung iba po dyan, nakabili na yata ng Fortuner, as para sa ino. Yun ang balita. Okay, so once again, marami po salamat at nandito kayo, sinama niyo po ako dito po sa ating live stream, trading session sa RichDadph. At okay, at magandang gabi po sa lahat. Stay safe, stay at home, and be a hero. Kasi hero daw po kapag tumulong kayo sa pagsugpo ng COVID. Okay, so magandang gabi po sa lahat. Ako po si Max ng RichDadph.